Mga idol, samahan niyo muli ako dito sa atin ng bayan sa Arb Story TV at syempre magbibigay ako ng panibagong kwento, panibagong istorya para sa sakit na meron tayo sa dread at saka anxiety. Medyo tinanghali ako at saka hindi ako makakapunta doon sa mga kabila na yun. Hindi ako makakaliban ng dagat. Nakasapatos kasi ako ngayon. Galing ako sa opisina. Kaya medyo tinanghali ako. At ikukwento ko sa inyo yung mga karanasan natin dito. Ano, tungkol sa stress. 'Di ba? Stress yung lagi ko sinasabi sa inyo na pangkaraniwan na pinagmumulan ng sakit natin na dread. At saka ng anxiety. Yan mga idol. ano ba yung dahilan ng stress natin? Ano, parang minsan kaya nating iwasan kung bakit tayo nagkakaroon ng ano ng pamula sa nasakit, ano, pamulang sakit sa ating dread. At siyempre samahan mo ako dito sa ating tambayan sa Arb Story TV at ikukwento ko sa inyo. Good morning mga idol at welcome back dito sa ating tambayan sa Arb Story TV at muli ako po si Kuya Arvin, ang inyong kaibigan na naghahatid o nagbibigay ng mga kwento na pinagdaanan ko sa sakit na meron tayo sa dread at saka sa anxiety. At syempre dito na naman tayo sa ating tambayan sa labing dagat at sumasagap ng sariwang hangin, napakasarap ng hangin dito. Hindi lang ako ngayon makapag-jogging dito kasi nakasapatos ako, mababasa tayo. Pero yung makapanood ka ng maginhawang paligid at makasagap ka ng sariwang hangin, napakaganda nito para sa atin, lalo na sa katulad natin na may ganitong kondisyon. Ganda ng island, yun. Tulad nga nung intro ko na ginawa, sinabi ko sa inyo na ano na pinagmumula ng sakit na meron tayo ay stress, ano, sa anxiety, sa dread, stress lagi yung pinagmumulan ano ng sakit na yon. At syempre kung yun ang pinagmumulan, dapat yun yung una nating binibigyan ng solusyon. Dapat pala hindi tayo nai-stress, ano? Dapat pala lagi tayong nasa gandang mood. Ngayon, alamin natin kung ano ba yung mga simpleng stress, ano, na pinagmumula ng sakit natin. Ano? Kung bakit umaatake yung ating sakit na dread, anxiety, o acid reflux. Ang hindi natin mapigilan at talagang pasaway yung ibang kondisyon ng ating katawan ng ating sakit. Ano? Katulad ko, may komplikasyon ako na sinusitis. Ngayong araw na to, 'di ba lagi ko naman kinukuwento na malimit yung sinusitis ko, ano? Ngayon dahil nga may magkakakontrang gamot, ano, yung ibang gamot sa sinusitis, yung mabibisang gamot para sa sinusitis, kalaban naman ng ating sakit na dread, ano, katulad ng mga pain reliever na siyang pupuksa sa mga ano natin, sa mga makikirot na nararanasan, nararamdaman natin. Hindi siya pwede sa ating kondisyon. Kaya minsan titiisin natin. Kaya ako ngayon, ang iniinom ko ngayon ay ano lang, paracetamol na lang, Decalgene. Kasi sumasakit na yung lalamunan ko dito, saka dito sa may ano, para dry na dry siya. Ayan, syempre
kung ano yung mga dating binibigay na gamot, mga nasasabing gamot ng doktor, yun na lang din yung inuulit natin. Hindi naman matatawag na self-medication kasi recommendation ng doktor sa atin before na kapag naranasan natin to, nararamdaman natin to, ito mga gamot nito ang dapat inumin. Kaso talaga mayroong gamot na hindi ko tinatry inumin dahil alam ko na magkakaroon ako ng mabigat lalong problema. Yung pagpapagod, mga idol. Kailangan kasi natin ng time management, ano? Sa sakit natin, kailangan may time management tayo. Mataas na yung araw, oh. Yan. Paano ba yung time management? Ano? Paano ba yung time management, mga idol? Ano natin gagawin yung time management? Kailangan may control tayo sa bawat kilos, bawat galaw na ginagawa natin. Tulad ng pagtatrabaho, kung physical talaga yung trabaho mo, bigyan mo ng time na magkaroon ka ng pahinga. Ano? Kailangan talaga time management kasi hindi tayo katulad ng talagang normal na walang sakit. Ano? Yung kahit gaano kapagod, hihinga lang na tatlong hinga yan, okay na yan. Ano, hinga lang na malalim yan, okay na. Tayo hindi. Pag masyadong pagod ang katawan natin, magkakaroon tayo talaga ng palpitation. Ano, kakabahan na rin tayo dyan, tapos aakit yung acid natin. Yun yung problema nating mga major. Nasa atin na rin yun kung baka tayo atakihin. Ano, huwag mong purasahin ang katawan mo dahil hindi talaga kaya ng katawan mo. Kaya nating ibalik yung mga ginagawa natin. Ano? Pero kontrolado natin dapat. Hindi porke nagagawa na natin, aabusuhin natin ang katawan natin. Lagi mong iisipin, lagi mong tatandaan, hindi ka katulad nung dati. Yung dati kasi, sa ilang hinga lang, ano, mawawala na yung pagod mo. Ngayon, hindi talaga. Kung mentally naman yung pagod mo, ganun din. Kailangan meron kang relaxation. Kala mo, hindi pagod yung katawan mo. Katulad ko sa opisina. Nakaupo lang ako sa opisina. Pero gumagana yung utak sa pagtatrabaho. Kala mo, sa maghapon, napakasimple lang. Ano, nakaupo ka lang eh. Nagko-computer ka. Naglalag, sumusulat, nakikipag-usap. Alam mo, napakasimpleng gawain lang yun. Pero hindi, napaka-stressful nun. Huwag mong pagkaka-stressin. May time management talaga ang kailangan sa lahat ng bagay. Katulad ko kanina, meron kaming ano, mga idol, meron kaming physical test, ano, physical fitness test. Kasi sa law enforcement, ganyan. Kasi para kailangan ka talaga physically fit. Pero may mga hangganan din naman yan. Ang ginawa ko, kumuha ko ng medical certificate sa doktor ko. Kasi hindi ko kakayanin yun. Kaya ko talaga. Kaya, kung sa kaya. Pero yung kinabukasan, yun ang hindi ko alam kung aataka yung sakit natin. Ba't ko pipilitin sarili ko? Kung alam ko naman napapahirapan din lang ako. Ano? Kaya yun, tinigil ko yung ganung uri ng trabaho. Ikinuha ko ng medical certificate, o di free ako, hindi ako magpapakayabang sa mga katrabaho ko na kaya ko, ano, na pwede ko yung gawin yon. Hindi, bakit ko gagawin yung alam ko naman na pahirapan ako? Kung sa kahit kaya, syempre kaya ko naman talaga. Matatapos ko yun. Kaso hindi ko nga alam yung kinabukasan. Sa pagkain, mga idol, may mga vlog na rin ako tungkol sa pagkain. May mga kaibigan na rin tayo sa mga social media. Dito yung mga nanonood. Kayo, alam ko yung mga nanonood. Siyempre kasama ko din sa mga social media yan.
minsan pagalingan tayo ng mga kinakain natin na kaya na natin. Oo, kaya natin kainin. Kahit nga mag-inom, kaya natin eh. Ginagawa ko nga din yan eh. Pero kailangan yung time management pa rin, ano? Yung i-manage mo pa rin, ano? Kung kailan mo dapat gawin yon at gaano ba kadami mong ginagawa yung katulad ng pagkain. Kailan mo ba dapat kainin? Ano? Hindi araw-araw pwede natin gawin yon. Pakikiramdaman natin ang kondisyon na meron tayo. Ano? Pakikiramdaman natin kung mataas ang resistensya natin, kung kaya ng resistensya natin. Ano, hindi porka nagkita, nakahayin, babanat na tayo, kahit anong klase pagkain yan. Kilalanin natin yung kondisyon na meron tayo bago natin gawin. Ano? Yun yung ano, yun yung sikreto ko mga idol kung bakit ano, kung bakit kinakaya ko kung bakit easy-easy na lang sa akin ngayon. Ano? Siyempre kayo, 'di ba, mga idol, mga ka-istorya, yung iba dito naiinggit minsan sa akin, sinasabi, buti pa daw ako. No, buti pa daw ako. Magaling na, hindi po. Kilala ko na lang po yung sakit na meron ako. Kilala ko na rin po ang kondisyon ng katawan ko. Yun lang po. Pare-pares po tayong inaatake pa hanggang ngayon. Ako po, inaatake pa rin po ako. Ngayon po, dahil kinilala ko ang kondisyon ko, kinilala ko ang ataking meron ako, yung sakit ko, kaya nagagawa ko ang lahat. Nakagawa ko ang lahat, pero may control. Ano? May management. Ano? May management. Minamanage ko yung bawat ginagawa ko. Yun lang, idol, ang mahalaga sa atin. Yung hindi mo kaya, wag kang magpakayabang na nakakayanin mo. Hindi. Minsan, sina-challenge ko ang sarili ko. Minsan, hindi naman tayo perfecto eh. Minsan, papraning din tayo. Na, lalo na kung ilang buwang ka na hindi mo magawa-gawa yon. Ang gawin ko, sina-challenge ko, hindi kaya ko yan. Hindi naman umaatake eh. Pero, huwag mong sosobrahan kasi dadating ang time, aatake ulit yan. Baka mas mahirap na. Limbawa, napaibig kang uminom, one time lang pero may limitasyon. Hindi ka magpapakalasing, shot ka lang. At least, nakatikim ka ulit. Yun lang mga idol at salamat sa walang sawang panunood ng Abs Story TV at walang sawang pakikinig sa babat kwento ko. At sana nakakuha kayo ng konting idea at nakatulong ako sa inyo. Bye-bye po at God bless you. I love you all.